Hi Sir Neb, ako nga po pala si Rami, 35 years old. Lagi po akong nakikinig sa mga kwento sa channel mong Pinoy Creepypasta. Ito pong pinadala kong kwentong kababalaghan ay personal kong karanasan noong buntis pa ang asawa kong si Melinda. Sana po ay mapakinggan ko ito balang araw sa channel mo. Nakatira pa kami noon sa isa sa mga squatters area sa Paranaque. 7 buwan nang nagbubuntis ang asawa kong si Melinda, kaya malabola na ng basketball ang bilog niyang tiyan. Sa totoo lang po Sir Neb, ay halos magkasing laki na ang tiyan naming mag-asawa. Kapag nagiinuman nga kami ng mga kumpare ko noon, ay binibiro na ako ng mga ito kung kailan daw ako manganganak. Baka mauna pa raw ako sa kumare nila. Hindi naman ako pikuning tao, kaya wala akong grinipuhan sa mga kainuman ko. Wala rin akong pinukpok ng bote sa ulo. Kahit dumarating ang mga sandaling napipikon na ako. Naniniwala kasi ako sa kasabihang ang alak ay nilalagay sa tiyan at hindi sa ulo. Hindi dapat hinahayaan ng mga profesional na manginginom na sapian sila ng espiritu nito. Isang gabi, napatagay ako ng husto dahil kabababa lang ng barko ng kumpare kong seaman. Bumaha ng alak. Sky's the limit. Sabi nung kumpare kong 1,000 lang naman ang inambag sa inuman. Hindi ko malilimutan ang pulutan namin noon dahil feeling ko, inatanggal talaga sa barko yung kumpare ko at hindi bumaba. Paano ba naman? Ang ipinapulutan sa amin ay yung turon na may langka na tinda ng asawa niya. Iyon ata ang pinakamatamis na tagayan na napuntahan ko sa buong buhay ko. Masaya naman ang painom ni kumpare dahil umuwi akong lasing. Malungkot dahil nasermona ng misis. Inuna ko pa raw kasi ang pag-inom kesa pagbili ng gatas ng anak namin na binara ko syempre dahil hindi pa naman niya ipinapanganak si baby. Sampal ang inabot ko noon sa asawa ko. Nakalimutan ko kasing may 2 years old na anak na pala kami at nagagatas pa. Hindi na ako pumalag at nahiga na lang ako sa tabi ng mahal kong asawa. Nung gabing yun, kahit may tama ng alak, ay hindi ko magawang makatulog. Napakailap dumalaw ng antok. Nasa ganoon akong kalagayan nang makarinig ako ng mga mabibigat na yabag sa bubong namin na pinapatunga ng hollow blocks at gulong para hindi liparin kapag bumagyo. Sisigaw sana ako na kung sino man yung nasa bubong namin, eh huwag doon maglampungan. May nahuli na kasi kami dati na mga teenager na may ginagawang kababalaghan sa bubong namin. Hindi ko lang tinuloy ang pagsigaw nang maalala kong ako na lang ang gising sa bahay namin. Pinabayaan ko na lang ang mga mabibigat na yabag. Hindi ko inisip na aswang yun dahil hindi naman ako laking probinsya. Saka mas malaki pa ang posibilidad na adik na kapitbahay ang nasa bubong kesa aswang eh. Dahil naiinitan, ay hinubad ko ang t-shirt na suot ko. Pagkatapos, ay pumikit na ako. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto ay may naramdaman akong kakaiba sa ibabaw ng aking tiyan. Parang may gumagapang na insektong maraming galamay. Kaya naman pinagpag ko yung nararamdaman kong gumagapang. Pero saglit lang itong nawala. Tapos bumalik ulit. Dahil hindi na ako mapakali at nakakaramdam na rin ng kakaiba sa ibabaw ng tiyan, ay kinuha ko na ang cellphone ng misis ko at binuksan ang flashlight. Desidido na ako makita kung ano ba talaga yung insektong paulit-ulit na gumagapang sa aking malaking tiyan. Nang matutukan ko ng ilaw yung gumagapang sa tiyan ko, ay sakalang ako dinapuan ng kilabot. Parang natunaw ang alkohol sa katawan ko dahil sa sobrang takot. May para kasing alupihan na gumagapang sa malaki kong tiyan. At yung alupihan ay may sapot na itim sa puwitan na malasinulid sinipis. Kahit kinikilabutan ang pakiramdam, ay tinapatan ko ng ilaw ng flashlight ng cellphone ang dulo noong itim na nakakabit sa parang alupihan. Yung dulo ng mahabang itim na bagay
ay tumatago sa bubungan. Gusto kong kumbinsihin ang sarili ko noon na hindi dila ng aswang ang paulit-ulit na gumagapang sa tiyan ko. Pero iba ang sinasabi ng utak ko. Dila yun ng aswang. Malasinulid katulad sa kwento ng mga matatanda. Mabilis kong binatak ang dila ng aswang. Mabilis din itong bumalik sa kung sino man ang nagmamay-ari. Nagkaroon ulit ng mga mabibigat na yabag sa aming bubungan. Pagkatapos nun, ay ang papalayong mga yabag sa bubong ng aming mga kapitbahay na lang ang narinig ko. Nang ikwento ko yun kay Mrs. ay natakot siya. Mabuti na lang daw at hindi niya tiyan ang dinilaan ng aswang. Matanda raw siguro yung aswang. Kaya tiyan ko ang napagdiskitahan. Dahil inakalang ako ang buntis sa amin ni Mrs. Ako rin naman nagpasalamat, pero hindi dahil sa laki ng tiyan ko, kundi sa pinulutan namin noong gabing mag-inuman kami sa bahay ng kumpare kong siman, turon na may langka. Hindi ba sabi ng mga matatanda, ang buntis daw ay amoy hinog na langka? Mabuti na lang talaga. At nag-inom ako noong gabing yun. Hindi naman na po ulit dinalaw ng aswang si Mrs. Lagi na kasi siyang naglalagay ng bawang sa ibabaw ng tiyan at rosaryo. Lagi rin pong may asin sa tabi ng aming higaan at tingting sa paligid ng aming tahanan. Itong kwentong pinadala ko ay karanasan ko at ng aking mga kabarkada. Camilo na lang po ang itawag niyo sa akin. 31 years old na po ako at may isang anak. Noong mangyari ito ay hindi pa masyadong matao sa Cavite. Iilan pa lang ang townhouses na itinatayo. Sa lugar kung saan ako noon nakatira ay malawak pa ang lupa at tanaw pa ang naglalakihang mga puno sa kagubatan. Libangan naming magkakaibigan noon ang pagbibisikleta. Sobrang hiling nga namin sa pagbibisikleta ay may mga araw na inaabot kami ng gabi sa daan. Ganoon talaga siguro pag teenager eh. Marami pang energy at hindi madaling mapagod. Isang beses, nag-iba kami ng rutang magkakaibigan. Nagkayayaan kaming tatlo nila RR at Bembem na subukang lumayo-layo. Hapon na nun, pero wala namang matatakotin sa amin sa dilim. Natuloy ang pag-iiba ng ruta. Lumayo kami sa subdivision kung saan kami nakatira. Dinaanan namin ang mga kalsada malapit sa townhouse na dinedevelop pa lang. Ang dami-dami pa noong bahay na buo na, pero walang tao. Kapag napapatingin nga kami sa mga bakanting bahay ay nagbibiruan kami na paano kung walang tumirang tao. Baka tirahan ng mga multo na sinasabi madalas ng kaibigan naming si RR. At binabara ko naman at ni Bembem at sinasabing baka tirahan ng adik. Noong araw na nag-iba kami ng ruta ay nagpasya kaming magkakaibigan na magbike papunta sa malapit na gubat. May kalsada na noon malapit sa gubat sa subdivision. Kaya iniisip ko noon na malamang ay wawasakin din yung gubat para tayuan ng bagong subdivision. Bagay na nangyari naman talaga. Makalipas ang maraming taon, sa kalsadang yun kami tumambay at nagbike. Nagkakarerahan kami. Nagtitricks kahit hindi naman BMX ang bike namin. Kapag naiisip ko yun eh, natatawa pa rin ako. Kasi para kaming mga tanga, tinatawa na namin ang isa't isa kapag sumisemplang bago tulungan. Papalubog na ang araw noon, pero wala pa rin nagyayayang umuwi. Kaya naman tuloy-tuloy lang kami sa pagbibisikleta. Tricks dito, tricks doon. Halakhakan kami ng halakhakan. Wala naman kasi kaming iniisip na maiistorbo dahil nga malayo na ang agwat namin sa subdivision. Nasa ganoon po kaming pagsasaya. Nang may lumabas na matandang lalaki sa gubat na kalapit nung hindi pa natatapos na kalsada. Sumigaw yung matanda. Ang iingay daw namin. Panay raw kami tawanan.
Hindi raw ba namin alam na may naiistorbo kami? Marami pang sinabi yung matanda at sa bandang huli ay sinabi niyang umuwi na kami dahil magdidilim na. Delikado na raw sa bahaging yun kapag gabi na. Pero si RR, yung pinakabastos at walang galang sa aming magkakaibigan, eh hindi nagpatalo sa matanda. Sumagot nang pabalang. Wala kang pakialam kung anong oras kami uuwi, Tatang. Bitter ka lang kasi hindi mo kayang magbike. Natatawang sabi ni RR. Humalakhak ng mahina si Bembem. Ako naman ay napatakip sa bibig dahil natatawa na rin. Napahiya yata yung matanda kaya sandaling nanahimik. Iniwan niya kami habang sinasabing, "Bahala kayo. Binalaan ko na kayo. Kung may mangyari man sa inyong masama, ay wala na akong kasalanan." Matanda na po kami, Tatang. Kaya na po namin ang sarili namin. Mayabang na sagot ni RR. Hindi pinansin ang babala ng matanda. Nagpatuloy kami sa pagpadyak at trek sa kanya-kanya naming bisikleta. Ilang minuto pa ang lumipas bago namin mapansin na may malaking asong itim na nasa dulo noong hindi pa natatapos na kalsada. Kung saan ang galing yung aso ay hindi namin alam. Para siyang niluwal noong kadiliman ng kagubatan. Hindi naman sana kami matatakot at magpapatuloy pa sana sa paglalaro. Pero biglang tumayo yung itim na aso. Naging kasing tangkad siya ng pinakamaliit sa amin na si Bembem. Nang makita namin yon ay mabilis kaming sumakay sa aming mga bisikleta. Pumadya kami na parang doon nakasalalay ang buhay namin. Nagsimulang tumakbo yung aso sa dulo ng sirang kalsada. Panay ang lingon ko sa takot kong maabutan. Sa tuwing lumilingon ako ay nag-iiba ang itsura noong itim na aso. Noong una ay dilaw lang ang mga mata nito, naging pula na lumiliwanag sa dilim. Pagkatapos ay para nag-aapoy na yung mata na para bang galit na galit yung aso sa amin. Dahil sinabi ni RR na magtuloy-tuloy lang kami sa pagbadyak, ay nakita kong naglalaway na yung aso. Nakalabas na ang naglalakihang mga ngipin nito. Muntik ng masakmal ng aso yung pinakamabagal pumadyak sa amin. Si RR, nakagat sana siya sa puwitan kung nagbagal pa siya ng patakbo ng bike. Nang nasa mataong parte na kami ng subdivision, ay tumigil na sa paghabol yung itim na aso. Wala na ito sa likuran namin ng lingunin ko. Pero nagtaasan bigla ang aking mga balahibo sa bato nang makita ang matandang lalaki na sinagot-sagot ni RR. Naglalakad yung matanda palayo sa aming magkakaibigan. Papalayo sa mataong parte ng subdivision. Nang mawala ito sa kadiliman, ay narinig ko ang boses ng matanda sa isip ko. Kasalanan din talaga namin dahil mga pasaway kami. Binalaan niya na kami. Marahil ay naistorbo namin ang kanyang pananahimik. Pero mas ikinagalit niya siguro ang pambabastos sa kanya ni RR. Good evening po, Sir Neb. Gusto ko lang po sanang i-share itong kababalaghang naranasan namin ng misis ko noong first time niyang nagbuntis. Billy na lang po ang ipangalan niyo sa akin. 27 years old ako at kasalukuyang naninirahan dito sa Cavite. Noong nangyari po itong kwento, ay 4 na buwan ng buntis ang asawa kong si Jamila. Nangungumpahan pa po kami noon sa Pasig dahil doon malapit ang trabaho naming mag-asawa. Kaya naman doon kami nagpasyang mangupahan para na rin makatipid sa pamasahe. Maliit lang yung bahay na inuupahan namin. Laki naman kami mag-asawa sa hirap. Kaya walang problema sa amin ang lokasyon ng bahay. Mahigit 1 taon na po kaming naninirahan doon sa Pasig nang mabuntis si Jamila. Akala namin, dala lang ng mens niya na irregular. Kaya hindi agad namin nalaman na buntis siya.
May mga buwan po kasing sunod-sunod na hindi talaga dinadatna ng aking asawa. Ganoon daw talaga ang mga babae sa pamilya nila. Kaya naman ang malaman kong buntis ang asawa ko ay sobrang saya ng pakiramdam ko. Nakakakaba din dahil first time kong maging tatay. Sa mga kapitbahay namin ay walang nakakaalam sa pagbubuntis ng aking asawa. Isinikreto lang muna namin sa takot na pagchismisan dahil hindi naman kami kasal ni Jamila. Pero totoo nga yatang may tenga ang dingding ng looban dahil may isang estranghero nakakaalam ng aming sikreto. Si Manong Bokyo. Matabang tao si Manong Bokyo. Hindi mo pagkakamala na may madilim siyang sikretong tinatago dahil siya yung tipo ng taong palangiti. Tumadayo-dayo lang siya doon sa amin para magtinda ng sampagita. Noong una, tinanggi pa namin kay Manong Bokyo. Sinabi kong malaki lang talaga ang tiyan ng asawa ko dahil malakas itong kumain. Pero nagpumilit siya. Hindi raw namin kailangang itago dahil alam na ng lahat. Bagay na hindi naman pala totoo. Dahil ng mga sumunod na araw ay walang bumati ng congrats sa aming mag-asawa. Wala rin nagbibiro ng pahaplos sa tiyan niya para swertihin sa sugal. Doon nagsimula ang pagdududa ko kay Manong Bokyo. Nakakatawa mang isipin, pero iisang nilalang lang agad ang pumasok sa isip ko noong maalala ko yung nangyari noong nagdaang araw. Aswang. Si Manong Bokyo. Iyon agad ang sinabi ko sa asawa ko. Tinawanan lang yon ni Jamila. Palibhasa laking Maynila eh. Hindi nagpapaniwala sa mga aswang. Ang biro pa nga ng asawa ko habang tumatawa. Isaan daw ba ako nakakita ng aswang na mataba? Wala akong naisagot, Sir Neb. Ang dami-dami na kasing kwentong aswang ang napakinggan ko. At marami na rin kaibigang nagkwento ng karanasan nila. Pero ang madalas na itsura ng aswang ay kundi matanda na payat ay lalaki namang maganda ang pangangatawan. Saka ang mga aswang sa kwentong bayan ay nakikita lang sa mga palengke, nagbebenta ng gulay, nagpapanggap na ahente ng kalan. Pero wala pa akong narinig na kwentong aswang na nagtitinda ng sampagita. Pero kahit ganoon pa man ang dahilan ni Jamila, ay pinaniwalaan ko ang kutob ko tungkol kay Manong Bokyo. Bumili ako ng kwintas ng bawang. Bumili ako ng 3 kilong asin. Kahit butelya ng langis na kukulo kung may malapit na aswang, ay sinadya ko pa sa baklaran para lang pangalagaan ang pagbubuntis ng aking asawa. Ikinalat ko ang asin sa iba't ibang sulok ng bahay. Naglagay ako ng mga pinitpit na bawang sa ilalim ng basahan, sa gilid ng pinto at bintana. Kahit yung maliliit na siwang na maaaring lusutan ng aswang kung sakaling magbabagong anyo bilang daga, ay nilagyan ko rin ng mga pangontra. Pagkalipas ng isang linggo ay muling nagbenta ng sampagita sa amin si Manong Bokyo. Si Jamila ang kumuha, kaya naman napansin ko ang pagkulo ng langis sa maliit na botelya. Doon pa lang, sigurado na ako. Aswang nga si Manong Bokyo. Sa mga sumunod pang araw, sa tuwing inaabutan ni Manong Bokyo ng sampagita si Jamila, ay napapansin kong palayo na ito ng palayo sa pinto. Hindi na ito makalapit sa aming bahay. Malamang ay naaapektuhan na siya noong pangspray ko ng tubig na nilagyan ng bawang na dinikdik sa harap ng aming bahay. Ligayang ligaya ako noon kapag nakikitang hirap na hirap ang mukha ni Manong Bokyo. Isang gabi, binulabog na lang kaming mag-asawa ng malakas na yabag sa bubong. Yabag yun na malalaman mo agad na nagmumula sa mabigat na tao. Kahit kinakabahan ay binulungan ko ang asawa ko. Si Manong Bokyo yan malamang. Sabik na siguro tayong gantihan dahil sa pagkakalat ko ng asin at bawang. Hinampas lang ako ng asawa ko sa braso. Lalo lang lumakas ang kaba ko nang magpatuloy ang mabibigat na yabag sa bubong. Kahit dinadaga ang dibdib ko sa takot,
ay nilakasan ko ang loob ko. Sumigaw ako ng malakas na para bang isinisiwalat ko sa mga kapitbahay ang sikreto ng matabang aswang. Manong Bokyo! Alam ko na ikaw yan! Subukan mo lang kaming aswangin at hindi na kami bibili sa'yo ng sampagita kahit kailan. Iyon ang sinabi ko dahil sa takot. Hindi ko rin naman kayang ipagsigawan na papatay ako ng tao o aswang. Baka isipin ng mga kapitbahay na nababaliw na ako. At alam mo, mukhang totoo ang sinabi ng mga matatanda. Natakot ang mga aswang sa mga nakakakilala dito. Tumigil kasi yung mabibigat na yabag pagkatapos kong sumigaw. At pagkatapos ng gabing yun ay hindi na ulit namin nakita si Manong Bokyo na nagtitinda ng sampagita. Ilang taon pa ang lilipas bago ko ulit makikita si Mang Bokyo. Pero sa Paranaque na kami noon nakatira, kutsyon na ang binebenta niya. Ang laki na ng ipinayat ni Mang Bokyo. Kwento lang ito sa akin ng Tatay Remington ko. Nangyari sa kanya noong mga mid-90s. Hindi ko alam kung inuulo lang ako ng tatay ko sa kwentong ito. Pero gusto ko pa rin pong ibahagi dahil talaga namang nakakakilabot. Pahinanti ng truck na nagde-deliver ng mga gulay sa iba't ibang bahagi ng Maynila ang tatay ko. Ang mga gulay, inaangkat daw mula sa Baguio. Dahil sa trabahong yun ay madalas wala sa bahay si tatay. Sa kalsada na kasi siya naglalagi. Doon na rin siya kumakain. Halos kalahati ng buhay niya ay inilaan niya sa kalsada. Kung tutuusin, mas nayayakap niya pa ang mga gulay kaysa sa amin ni nanay. Pero okay lang. Dahil naman sa trabahong yun ay napagtapos ako ng tatay ko. On the way na raw sila noon sa Baguio. Makapalang hamog sa kalsada. Papasikat pa lang ang araw nang abutan sila ng gutom. Kaya naman nagpasya sila ng driver na maghanap ng makakainan. Hindi sila ganoon pamilyar sa lugar na nadaanan. May mga bahay daw, pero hindi naman lumalampas sa bilang ng mga daliri. Ang layo pa raw ng agwat ng mga bahay. Kaya wala silang mapagtanungan. Sa labis na gutom ay hindi na sila nag-atubiling kumain sa karinderya na malayo sa mga kabahayan. Yung driver ay tawagin na lang po natin sa pangalang Mang June. Itong si Mang June ay siyang nanguna sa pagpunta doon sa hindi mataong karinderya. Napansin agad nila na may isang taong kumakain. Pero yung tao, itahimik lang na sumusubo at masama raw kung makatingin, sabi ni tatay. Sinabihan niya na raw si Mang June na wag na lang sila doon kumain. Pero mapilit daw yung driver. Hindi na raw kasi nito kayang tiisin ang gutom. Kahit may nararamdamang kaba ay sumunod na lang si tatay kay Mang June. Si Mang June ang umorder ng kakainin nila. Inako na nito ang pagbabayad. Dinuguan. Dalawang kanin ang inorder ni Mang June. Sinigang naman at 1.5 rice kay tatay. Nanlalamig na raw siya sa pinaghalong takot at kaba noon. Kaya sinigang ang inorder niya. Habang tumatagal daw kasi sila doon sa karinderya, inapapansin daw niyang pasama ng pasama yung pagkakatitig ng mga tindero at tindera. Unang ibinigay ng tindero kay Mang June ang dinuguan at kanin. Dala ng gutom ay mabilis na nilantakan ng driver ang ulam. Sumunod naman ang dating ng sinigang ni Tatay Remington. Tutusukin na niya sana ng tinidor yung baboy na may taba nang mapansin niyang may kakaiba sa balat nito. Yung balat daw kasi nung karne sa sinigang ay may maliit na rosas na tato. Nang mapansin daw yun ni tatay ay nangapal ang batok niya sa takot. Nag-isip agad siya ng paraan kung paano sila makakaalis doon ni Mang June. Ang una raw ginawa ni tatay ay malakas niyang tinapik sa balikat si Mang June. Pagkatapos daw ay tinabig niya ang mangkok ng kinakainan nitong dinuguan at sinapak daw si Mang June sa tiyan. Naisuka daw ni Mang June yung kinakaing dinuguan
nang mapayuko daw yung driver. Ay sinigawan raw ito ni Tatay Remington at sinabing, "Binuntis mo asawa ko! Hayop ka!" Na syempre eh hindi agad nag-gets ni Mang June na biro lang. Nakipagpalitan pa siya ng suntok kay tatay. Nang mayakap ni tatay si Mang June ay mabilis niyang binulungan ang driver. "Umalis na tayo dito pre. Mukhang karinderya ng aswang ang nakainan natin." Dali-dali raw tumakbo si Mang June nang marinig yun. Akala pa nga ni tatay ay iiwan daw siya nito habang papatakbo papalayo sa karinderya. Ay nakita pa raw ni Tatay Remington yung mukha ni Mang June. May maliit daw na kamay na tingin niya ay sasanggol. Nakalayo na raw sila tatay doon sa karinderya. Pero hindi pa rin nawawala sa isip niya yung narinig na sigaw nung isa sa mga tao sa karinderya. "Ay gago ka! Hindi ba sabi ko sa inyo, huwag kang kukuha ng may tato?" Kung sino yung pinagagalitan ay hindi na raw nalaman ni tatay. Ang alam lang niya ay nakaligtas sila ni Mang June sa posibleng pagkamatay sa kamay ng mga aswang. Ikwinento ni Tatay Remington kay Mang June ang rosas na tato sa balat ng karne sa sinigang. Nasuka ang matanda habang nagdadrive. Hindi na lang daw ikinwento ni tatay yung tungkol sa kamay na nakita sa isinukang dinuguan ng matanda. Dahil baka maaksidente pa sila at atakihin sa puso si Mang June. Hanggang makarating sa Baguio ay kinikilabutan pa rin daw si tatay at Mang June. Nagpakitaan pa raw sila ng mga balahibo sa brasong nakatindig pa rin dahil sa takot. Para daw kasing tumatak sa isip nila yung masamang tingin ng mga tao sa karinderya. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng Pinoy Creepypasta. Gusto ko lang po sanang i-share yung experience ng Tatay Redentor ko. Nangyari daw po ito noong 10 years old pa lamang siya at nakatira sa Cagayan de Oro. Sana po ay mapansin niyo at ma-inarate. Nag-iisang anak lang ang Tatay Redentor ko. Kaya naman siya lang daw ang nakakatulong ni Lolo sa pag-aasikaso sa maliit nilang lupa. Maaga raw kasing nawala ang lola, kaya naman wala siyang kaangal-angal sa mga inuutos ng kanyang ama. Lagi ngang sinasabi ni Tatay Redentor na bata pa lang daw siya ay natuto na siyang magbanat ng buto. Ang madalas gawin ni tatay ay pag-iigib ng tubig, pagpapakain ng mga manok at dalawang pirasong baboy. Siya rin ang madalas magluto ng pagkain nila ng kanyang ama tuwing tanghali para dalhin sa bukid na sinasakan nito. Paminsan-minsan naman ay nauutusan si tatay na manguha ng panggatong sa kakahuyan malapit sa bahay nila. Noong araw na ito ay naisipan daw ni Tatay Redentor na magpunta sa kakahuyan para manguha ng panggatong. Marami pa naman daw silang panggatong sa kusina. Pero wala na raw kasi siyang ginagawa noong araw na yon. Kaya naman hindi na siya naghintay na utusan ng ama. Daladala ni tatay ang itak nang magpunta siya sa kakahuyan. Nasa bungad pa lang daw siya nang makarinig siya na parang may umiiyak na hayop. Dala ng kuryosidad ay hinanap niya ang pinagmumulan ng tunog. Pinasok niya ang kakahuyan nang hindi tinatandaan ang daan. Nakatuon lang daw yung atensyon niya doon sa tunog ng umiiyak na hayop. Nang makita niya yung pinagmumula ng iyak ay natuwa raw si Tatay Redentor. Isa raw kasi yung itim na tuta. Naisip niya agad kung paano aalagaan ang hayop. Na matutuwa ang ama kung sakaling iuuwi niya ito dahil may hahabol na sa mga magnanakaw ng manok kapag lumaki ang tuta. Naisip din ni tatay na sa wakas ay magkakaroon na siya ng mapaglilibangan at kaibigan. Nagpasalamat pa nga raw siya dahil may naligaw na tuta sa gubat. Hindi na raw siguro kayang pakainin ng may-ari kaya iniligaw. Dadamputin na sana ni tatay ang tuta para iuwi nang tumigil ito sa pag-iyak. Tumayo raw ang tuta at dahan-dahang naglakad. Sinundan nito ni tatay
Naisip niya kasi na baka gusto ng tuta na samahan niya ito, papunta sa mga kapatid na naiwan. Habang sinusundan ni tata yung itim na tuta, ay hindi niya maalis ang pangingilabot sa katawan. Yung kaninang umiiyak na tuta daw kasi, ay parang wala naman daw talagang problema noong naglalakad na. Saka hindi na rin raw pamilyar si tatay sa bahaging yun ng Kakahuyan. Pero dahil bata pa, ay mas na naig daw ang kabutihan sa puso ni tatay. Kaya naman nagtsaga pa siya ng kaunti para sundan ang itim na tuta sa paglalakad. Sa paglalakad nila sa Kakahuyan ay muling binalot ng takot ang katawan ni tatay. Narinig niya raw kasing tumatawa ng mahina yung tuta. Sa buong buhay niya ay hindi pa raw siya nakarinig ng tutang tumatawa ng katunog ng tao. Kaya naman nagduda na si tatay. Pinauna niya sa paglalakad ang hayop. Mahigpit niyang hinawakan ang itak. Nasa limang hakbang na ang agwat sa kanya noong tuta nang marinig niya itong nagsalita sa boses ng isang bata. Kuya, nandito na yung pagkain natin. Pagkarinig daw noon ni tatay, ay mabilis siyang tumakbo papalayo sa tuta kung saan saang sulok daw siya ng Kakahuyan sumuot para lang makalayo doon sa batang aswang. Habang tumatakbo ay para raw sasabog ang ulo ni tatay sa labis na kaba. Panay raw ang panalangin niya na sana ay hindi siya maabutan ng kuya nung batang aswang. Habang papalayo raw si tatay sa kinaroroona noong itim na tuta, ay narinig pa niyang pinagagalitan yung batang aswang. Ang tanga-tanga raw kasi, sabi nung nagagalit na malamang ay kuya nung aswang. Sinabihan na raw na huwag magsasalita kapag may bibiktimahin. Pero hindi sumunod, nakatakas daw tuloy yung hapunan nila. Hanggang ngayon, hindi raw makalimutan ni tatay ang pangyayaring yon sa Kakahuyan. Nagpabalik-balik pa siya para kumuha ng panggatong sa Kakahuyang yon, pero hindi na niya ulit narinig yung tunog ng umiiyak na tuta. Umalis na raw siguro sa Kakahuyang yon ang magkakapatid dahil nabuko na ang panlilinlang. Sa pagtatapos ng kwento ng tatay ko, nagbilin siya sa akin na ayos lang naman daw maging matulungin, pero lagi dapat mag-ingat. Hindi raw kasi lahat ng umiiyak ay nangangailangan ng tulong. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kayo ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.